Guys, welcome back to my YouTube channel. And for tonight's vlog, kasi gabi na ako nakapag-vlog kasi medyo, alam mo na, naglaba, naglinis. Hindi ako naglinis, naglaba lang. Nagpaligo ng aso, yan. Duty si ate, ganun. So, for today's vlog, ang gagawin natin is some makakapag-refresh ng soul nyo or something na mag-a-uplift or mag-boost ng confidence nyo when it comes sa lahat na nangyayari sa paligid natin ngayon. And I want you to be inspired on something that I usually do every day, or these are the things that I do every day. Yan. Pero bago tayo dumako doon sa ganong point, is medyo na-disappoint ako. Alam niyo kung bakit? Kasi ganito lang naman yan. Na-disappoint ako sa sarili ko, hindi doon sa shop na inorderan ko. yun yung ano ah. Kasi umorder ako ng isang OTG. So para pwede ko siyang lagyan ng storage through sa aking USB, 'di ba? Kaya ng OTG gagamitin ko para pag nag-edit ako hindi ako mahirapan kasi cellphone lang ginagamit ko. And nag-order ako last week. If I'm not mistaken, Wednesday or Tuesday, something. Yan, last week. So dumating yung order ko ngayon. And nakakatawa kasi mura lang siya. 90 pesos lang naman niya, 'di ba? For import. So yun yung budget lang. Nag-ano lang ako. Pero nung tumating yung order, kasi sabi niya, bukas pa. So, expect ko bukas talaga dating. Pero nagulat na lang ako. Sumisigaw na dito ako, oh, Red, nandiyan ang order mo. Kasi nagising siya eh. Yan, panggabi kasi siya ngayon. Yan. So, pagdating ng order ko, excited ako. Nag-ano ako eh. Parang akong nag-experiment ganun. So, para mas mapadali yung pag-edit ko. Hindi na ako bura ng apps. Yan. Pagbukas ko nung in-order ko, oh my goodness. Type-C. Hindi pala micro USB type yung na-order ko. Tapos, yan, nalupay-pay ako, nalungkot ako hanggang sa tinanong ko yung kapitbahay ko kung baka meron kang gantong port, ganto, para nga may alam ko, pero hindi sila ganon, hindi ganon yung port nila, sorry, hindi ganon yung port nila, yung pinakasaksaka ng, ano mo, ng charger yan, hindi ganon. And sadly, nag-order ulit ako ng panibago, yan, another gastos na naman, umorder ako ng bago, para nga mas mapadali yung pag-edit ko kasi masyado ako na-inspired sa pag-vlog. And anyway, I'm so happy to announce and to say that I totally got my 140 subscribers! Yay! I'm so happy! I'm so happy! Walang pagkalagyan yung joy ko kasi at the same time, nagvo-vlog ako pero may tumutulong din sa akin para mapalago yung aking channel. And so much joy. Hindi ko makontain ganun. Sobrang saya ko. Hindi ko ma-feel yung lungkot na, ay, dapat ganito yung gawin ko, ganyan-ganyan. Kasi nga, kulang tayo sa kagamitan and medyo hindi natin afford yung ibang bagay, lalo na sa content ng pag-vlog. But, iniisipan ko ng paraan para makapag-inspired palalo ako. Yan. Tapos, nung isang araw ata o kahapon, natuwa ako kasi yung isang ko kaibigan, inspired daw siya sa pag-vlog sa tutorial na ginawa ko. Doon sa how to cut my bangs, yan. Yan, na-inspired siya. Na-inspired siya doon sa paggugupit ko ng bangs. And natuwa ako kasi, ano, nagustuhan niya yung ganong style ng bangs. And yung bangs talaga na ganong cut is bagay siya kahit kanino. Bagay siya kahit maliit or malapad yung noo mo. Bagay siya. Kahit anong style tuloy. Kahit anong shape ng mukha mo is bagay siya talaga. Eh natutuwa ako kasi dalawang tao yung na-inspired ko. Mas nauna nga lang nagupit si Ate Lori Marian, yung nasa Japan. Ayun. I'm happy to share na I totally reach also na nakakuha ko ng 500 views. Hindi siya sa isang video ha. Sa lahat ng videos ko. But, you know, I'm so happy that I did my job. I did my part. Yan. And sana magtuloy-tuloy lang tayo. Yan. Paangat tayong lahat, hindi pababa. And, one day,
or someday, sana may balik ko din yung tulong na ibinigay niya sa akin kung paano niyo ako napasaya. Yeah. So, proceed na tayo. Ang aking gagawin ngayon is I want to share yung mga bagay na nag-a-uplift ng soul ko or ano yung mga bagay na ginagawa ko araw-araw. Yan. Hindi lang siya household chores or anything na pwede mong gawin sa loob ng bahay. But it's an atypical setting sa isang buhay ng tao na which is parang kailangan mong kumonek sa creator mo. Yan. I want to inspire you and I want to share also what things I do. Lalo na sa panahon ngayon, kailangan natin ng source of strength which comes from the Lord. So, share ko sa inyo kung ano yung binabasa ko, ano yung pinakikinggan ko na songs, and ano yung app na gamit ko. Yan, di ba? Ang dami. Ano yung ginagamit kong app sa pagbabasa ng Bible or pagbabasa ng some teachings or story na related about God. Yan. So first, I have my first ever book na nabili. And I'm so proud that I have this one. Yan. Our Daily Bread. Yan. Our Daily Bread. So, nabili ko siya bago mag-Pasko. So, December 24. December 24. Binili ko siya sa Expression. Yan. And, natutuwa ako kasi ito yung unang libro na nabili ko. Yan. And, so far, so good. Habang binabasa ko siya. Kasi kada page nito, araw-araw may date siya. Yan. Araw-araw may date siya. And which has also ng verse. Bible verse. For that day, yan. May inspired ka talaga. Lalo na sa mga, kakarelate ka minsan talaga sa story na meron ang book na ito. And sobrang, ano siya, sobrang, hindi ko ma-explain eh. Pero, sana mag-gets nyo ako. Yan. Maganda siya na basahin ng isang tulad natin as a youth to inspire also other youth na kagaya natin or kagaya ko. Lalo na sa panahon ngayon, we are the next legacy bearer and we are the panibagong henerasyon. Yan. Parang tayo re-replace sa mga nakakatanda sa atin. Yan. So, I recommend this book. Yan, hindi po ako nag-i-endorse. I'm not promoting this book, but I want to share yung ano bang meron ang book na ito. Yan, as a power or source natin sa araw-araw nating pamumuhay. Yan, sa araw-araw daily life, daily living natin with God. Yan. Next is hindi ko siya may mahawakan kasi app nga siya eh, 'di ba? Yan. Naputo yung pagbibideo ko kasi alam mo na, mahirap ang gamit iPhone. Phone, hindi iPhone. Yan. So, isishare ko sa inyo yung dalawang apps na ginagamit ko. Yung isa sa music, yung isa is Holy Bible or the Bible, yung Bible na madadownload mo pareha sa Play Store. Yan, apparas. Madadownload nyo syempre sila sa Play Store. So, umpisahan natin sa isang app na ginagamit ko which is yung Bible. Yan. Anytime kasi pwede mo siyang bit-bit, dala-dala kasi naka-store siya or nasa phone mo. And anytime pwede mo siyang basahin, buksan, kahit nagda-travel ka, nasa work ka, yan, isipan mo magbasa ng Bible. So, it is one way na para makakonect tayo sa Lord. Hindi naman sa panahon lang na ito, diba? So, specifically, in many times, dapat may connection tayo sa Lord at hindi napuputol yun dapat. Kasi yung life natin is a gift na galing sa Lord. Yan, galing sa Kanya lahat ng meron tayo and everything belongs to Him. Sabi niya sa Bible, di ba? Sa 1 Corinthians ata yun. Yan,
So, itong app kasing ito, meron siyang, una, pagbukas mo, meron kasi siyang parang, alam mo yung sa Messenger, yung may story, ganyan. Pagbukas mo, so flash agad yung prayer bago ka mag-start. Next is yung verse for that day. And next is yung speaker, which is yung preacher, na yung parang preacher. Preacher siya na, halimbawa, pastor from that place, ibang country, ganun. Next is, after nun, is yung lesson or yung story na babasahin mo na relatable doon sa verse. Then after nun is yung isang verse ulit, then your prayer, the closing prayer. Yan, di ba? Natuturoan din tayo mag-pray through that app. Hindi po ako nagpo-promote again ng application. It is my way to share how I'm being inspired by reading that book or by that app. Yan. So, yun yung isang magandang way na pwede mong gawin kahit hindi ka masyadong nagagagalaw-galaw sa bahay. Sabihin natin naglalaro ka ng games or nag-Facebook-Facebook, IG-IG, nag-YouTube. So, must also do to connect with God. Yan, di ba? Ang daming ways para makakonect tayo sa Lord. Next is, yun ha, every night ko siya binabasa. Kasi sa umaga, ito, next yun sa gabi. Then, pag music naman, so, nakigamit ako sa isang account, sa Spotify ng friend ko. Hi, Ate Angie. Yan, sponsored din, charing. Yan, so, yung pakikinig ko ng music habang naglilinis ako ng bahay, habang naglalaba, habang nagluluto, yan. Or pwedeng habang nagbabasa ako ng Bible, yan. Nagbabasa-basa ako, ganun. Sinasabay ko siya. Yan, nakakapag-calm kasi ng soul, lalo na yung mga music na example like this, yan. Ipa-flash ko sila sa screen nyo, ha? Sa screen. Ipa-flash ko yung mga songs na pinakikinggan ko na, which is, pag napakinggan mo, oh my gosh, yan. The Lord is good. Yung puso mo parang iiyak sa tuwa. Minsan iiyak na lang sa message ng song. Yan. Maganda din na makinig tayo ng ganyang song, di ba? Huwag tayong masyado sa ibang way na parang may kinig lang tayo pag nalulungkot, hihingi tayo sa Lord, ganun. So, kailangan din tayo, katok-katok din minsan sa puso ng Lord, yan. Hindi dapat tayo lagi yung tao na hihingi ng hihingi, but tayo yung maging good example ng isang disciple ni Jesus, kagaya ng mga disipulo niya na nagkaroon ng magandang legacy sa mundo, and until now is na-impart yung legacy nila sa bawat bansa. Yan. So, I'm happy to share these things or these things that I usually do. I hope you enjoy listening to me. Kahit medyo baka isipin nyo awkward or parang not cool, ganun. But I just want to share it with you. Yan. Kasi blessing yun eh. Yan. So, yun lang naman. And I'm super, super blessed for the Lord. Sa Lord kasi wala akong masabi. Yan. Napakabuti ng Lord, di ba? God is good all the time. Yan. So, lagi tayo makinig ng music. Christian songs. I recommend Hill songs. Ano pa ba? Don Moen. Ron Quinoli. Ano pa bang pinakikinggan ko? Darlene Sheck. Yan. Mga Planet Shakers. Yan. Madami akong pinakikinggan na gospel songs. Yan. And I hope makinig din kayo. Yan. So, yun lamang yung vlog ko for this night. I hope you enjoy watching this video. So, medyo formal yung video ko ngayon, ano? But, sana ma-enjoy nyo. Yeah. And don't forget, as Ate Olive always says, or always say, oh my goodness, like,
subscribe to my channel. Yan, that's all. And yun lang. God bless. A few moments later. Anyway, guys, I'm sorry to say that I changed my YT name or my channel name. Na dati Olivia Gracia Vlogs, ngayon ginawa ko na siyang Olive Grace Vlogs. Sa kadahilan ng madami akong kapangalan, yan. Medyo nalilito yung mga gusto mag-subscribe. Sorry! Kung yun ba yung channel ko. Yan. So, I changed it sa talagang name ko. And sana magustuhan nyo. Huwag kayong magalit sa akin. Peace! Yan. Olive Grace Vlogs. Yan, di ba? Good to hear. So, pwede nyo po akong tawagin pa rin sa ganong nickname. Kasi yung nickname ko yun ay Olivia Gracia. Di ba? Espanyol. Yon. Thank you! What we do here is go back.